hindi ko naman akala. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinaka-inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay kasalukuyan na nga nasa kotse si Kuya Jomar at si Ate Carla dahil papunta na nga sila sa restaurant na napili ni Kuya Jomar kung saan unang beses niyang dadalhin si Ate Carla doon dahil unang date din nila. At habang on the way sila doon, ay nagtatanong si Kuya Jomar at pinapakita niya talagang humahanga siya kay Ate Carla. Sinabi niya na hanga daw talaga si Kuya Jomar sa time management ni Ate Carla na parang inspired talaga. Ikapitan siya ng 5 taon. Yeah. Andito pa rin. At magaling kasi ako mag-alaga. Ayun naman, hindi na ako lugi sa'yo. Ay, dito pala sa sasakyan. Pero lang ha. Airport. Grabe ano? Malubak pala dito sa inyo ano? Sobrang lubak. Oh. Isa nga pala Carla. Kita ko yung post mo nung isang araw. Congrats pala. Grabe paano yun. Napag paano mo yung ano eh. Yung time manage mo. Grabe. Siguro inspired ka. Inspired ka no? Oo naman. Sino ba kasi nag-inspired sa'yo? Ano ka ba kasi inspired? Ba't din naman ka po? Tapos, kulang pa yun. Alam ko, kulang pa yun eh. Madi ka pa nababanggit eh. Ano, sino pa ba? Smile po eh. Sa Tim Kalingap. Tim Kalingap? Masyado namang general yun. May specific tao ka ba? Ipapainch pa siya yung lagi. Tim Kalingap, padami kasi yun eh. Pasensya na, medyo ano lang kasi itong tawag niyan. Mababa lang kasi ito. Pero, congrats ulit ha. Pero ah, aminin mo na kasi, inspired ka sa akin. No, wala. Ba't ayaw magsalita? Aminin mo na kasi, inspired ka sa akin, no? Ay, sorry. Ay, sorry. Diba? Inspired mo. Medyo na nakatuloy yung kusina. Focus lang po kayo sa daan. Oo. Focus lang naman ako sa'yo eh. Kaso mabubangga tayo. Sige, sa daan na lang. At pagkatapos nga rin ng biyahe, ay dumating na nga sila sa restaurant na talagang pinaghandaan ni Kuya Jomar na dalhin doon si Ate Carla. Pagkalabas pa nga lang ng kotse, talagang inaalalayan na ni Kuya Jomar si Ate Carla hanggang papunta doon sa restaurant. Kaya makikita natin na talagang iniingatan talaga ni Kuya Jomar si Ate Carla. Grabe, napakasaya nga ng dalawa at kitang-kita din na napaka-excited ni Kuya Jomar dahil ito na nga at naganap na pinakahinihintay niyang first date nila ni Ate Carla. Ito kasi yung paborito sa'yo kasi
pwede tayong mag-andito. Nirentan ko talaga ito para sa'yo. Wow! Sige po ka, dito ka na lang. Kasi mas ano dito. Pa yan. Dito, sige, dito ka, dito ka. Kumusta? Hindi ay. Ano? Kailan mo ng refreshment? Sige, mag-order tayo. Yes po. Ay, sige. Thank you po. Salamat po, te. Ang dami naman nito. Lahat yata ipapa-option. Ang dami na naman option. Grabe si ate. Ang gagawin natin dito ba? Baka ba ito? Ba't ito binigay sa atin ni ate? Ano, maglaro na lang kaya tayo ng baraha. Hindi mo naman ito, oh. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano yung pito, walo, siyam, sampu. Oh, ano yung natin yan? Sige, order ka na. Sige, pili ka lang dyan. Kahit ano dyan, drinks, kung ano. Kasi, kita dito eh, lahat, wala kang, ano yun, wala kang gagastos. Wala kang isipin. Kung anong gusto mo, pili ka lang. First date natin ito eh. Teka, check ko mo yung wallet ko. Ano? Ay, pambihira. Pambihira. Wait lang ha. Check ko lang yung sasakyan. May nalimutan yata ako. Wait lang ha. Ito na lang. Dahil nga first date nila ito, ay talaga inaasahan din nila na magiging masaya ito. Ngunit naiwan nga ata ni Kuya Jomar ang kanyang wallet, kaya nangutang muna siya kay Ate Carla. Sakto naman na ang perang dala lang din ni Ate Carla ay 450. Kaya naman natawa si Kuya Jomar, pero for sure ay gagawin niya rin ito ng paraan at hindi niya hayaan na masira ang araw nila at ang first date nila ni Ate Carla. Ano yun? Hindi to, ito? Ito? Opo. Ah, okay, sige. Bali, ganito Carla. May cash ka ba dyan dala? Meron po. Ah? Ano kasi? Nalimutan ko yung ano. Dala kong pass. Yung wallet ko, saan yung punta sa award niya? Sige po. Okay na ba makiraman ko sa'yo? Sige po. Pero, order mo lang ha. Lahat ng mga gastos dito na ipapahiram mo sa akin, ibabalik ko din sa'yo. Lalaglagan ko pa. Pero sa ngayon, kaya eh. Potang mo na ako. Ayan. Asan sana nga. Hindi mo tanto eh. Di po okay lang. Kahit po ako na lang po magbayad ko. Eh di, hindi, hindi. Ako nag-arrange ng date nito eh. Basta ano ko na lang, bayad na lang kita mamaya. Pero, madami ba yung ano mo dyan? Galang cash. Ayan. Ay, mga ano lang po. 450. 450? Opo. 450 pesos? Opo. Hindi umabot isang libo? Sige. Okay naman ito yun. Pero sige, bala na. Sa bagay, andyan naman si Kuya David mo. Pag kinapos, saka na ako utang. Pero ano tawag yan? Kailangan kasi ng down payment. Sige. Okay lang bang kunin ko na yung ano? 450? Pasensya na. Kailangan ito mo. Pabihira. Ligit lang ito. Kulang pa isang daan. Sige, okay na ito. Balikan kita. Good lang. Pasensya na ulit ha. Nakilam ako sa'yo ng cash. Kailang po rin. Ano kasi, excited kasi ako kaninang content ka, sublin ka, kaya yun. Hindi ko tuloy naisipan, nalimutan kong yung pita ako andun sa cabinet na ka. Pero sir, ano ko na lang ha? Papalitan ko na lang. Oh, kumusta naman dito? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla.
Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!